Welcome back mga ka-benchers. Update tayo ulit ngayon dahil 7 months na yung hindi nakapag-update. At marami na rin nagme-message sa akin at nagko-comment kung bakit hindi ako nag-upload ulit ng mga videos patungkol sa mga alaga nating manok at saka sa incubator. Unang reason mga ka-benchers kung bakit tayo hindi nakapag-upload at saka hindi rin ako makapag-reply sa inyo agad dahil nagtatrabaho po ako sa barko mga ka-benchers. Kakauwi ko lang last week sa Pinas. Kaya ngayon, mag-update ako sa inyo kung bakit, anong reason kung bakit hindi ako nakapag reply at saka nakapag-upload ng mga videos patungkol sa alaga nating manok at saka sa incubator. So, ito mga kapinyos, i-update ko kayo kung ano na nangyari doon sa mga alaga natin. So, ito yung update natin mga kapinyos sa alaga natin. So, kaunti na lang talaga ang natitira kong native. Dati nasa 300 plus, ngayon nasa 20 plus na lang na inahin. Gawa ng wala na nag-aalaga dahil lahat ng kapatid ko ay tapos na nag-aaral. Magtatrabaho na rin. So, yan. Yung papa ko na lang ang nagpapakain ito. At saka, pinakawalan na lang tong mga native ko. So, balang araw mga ka-Bengers, babalik din ako doon sa dati na nag-aalaga tayo ng maraming native. At saka mag-a-update ako sa inyo patungkol sa incubator. So itong mga manok na to mga ka-Benchers, yung panabong, binigay ko na to sa asawa ng ate ko. So binigay ko yun sa bayaw ko. So yan mga ka-Benchers, kaunti na lang talaga ang natitira. Kaya yan ang reason kung bakit hindi ako makapag-update sa inyo. Dahil sa una ay may natatrabaho ako sa barko. So, kakauwi ko lang sa Pinas. So, ito yung mga ka-Benchers, yung mga gamit ko. Tinabi ko lang yung incubator dahil hindi niya nagagamit. So, ito yung pinagkabisihan ko ngayon pagdating ng Pinas mga ka-Benchers. Nagpa-farming din ako ng tabako. Kaya sa lahat ng may gustong bumili ng dry leaves ng tabako, mayroon tayong available nito. So, yan. Ito yung pinaka-lower part ng dahon ng tabako. Yan. So, yung pinaka-lower, yan, yung ang parang class B na dahon ng tabako. So, yan mga ka-Benchers, available po tayo. So, yung nakatakip mga ka-Benchers, yun ang class E natin na dahon. Yan, tinakpan natin yan para hindi masira. So, yan, yung nakatakip, yan, class E yan. So, marami tayong available ngayon. So yan, may nakalambitin pa na na dahon, pinatuyo. So mga ka-Benchers, yan. May naka-prepare tayo ngayon para itatanim natin to sa December. So nag-prepare na tayo ngayon ng mga 5,000 lang na tabako ang itanim natin ngayon para sa December. Yan. Dahon ng saging. Tapos, dyan natin ilipat yung seedlings ng tabako. Para pagdating ng December, itatanim natin. So, ito yung lupa mga ka-Benchers, yung pinagharbisan ng tabako. Yan. Dahil marami pang fertilizer sa lupa na to mga ka-Benchers, yung pinagtaniman natin ng pinagharbisan na tabako, kaya tinaniman natin ngayon ng mani para makabawi din yung lupa. Hindi natin siya pwede na taniman ulit ng tabako para hindi masira yung lupa. So taniman muna natin ng mani. Salamat pa rin sa suporta nyo mga ka-Benchers kahit wala na akong update patungkol sa incubator at saka mga alaga kong manok. Nandyan pa rin kayo. So, namimiss ko na rin po mag-alaga ng mga manok mga ka-Benchers. So, balang araw, makabalik din ako dun. Dahil talagang namimiss ko na mag-alaga. Yung problema na lang ngayon ay hahanap ako ng area na makapagtayo ako ng bahay at saka mayroon tayong area para sa mga manok. So, sa interesado dyan sa about sa farming ng tabako,
Kung may gusto kayong bumili ng dry leaves ng tabako, mag-comment lang po kayo para or mag-message sa akin dahil meron po tayong available ngayon. Tapos sa December ulit may itatanim tayo ulit. So by month of February, March or April, meron tayong ulit na dry na dahon ng tabako. Ito lang yung munang update ko ngayon patungkol sa alaga natin kung ano na nangyari. Hanggang dito na lang tayo mga ka-ventures. And happy farming everyone!